batang helmet. Siyempre, today is Survivor Happy Day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel, please don't forget to click the subscribe button, tiny bell, para lagi ka updated sa lahat ng mga pinupuntaan, inaeparan, at sinasaw-saw namin ni Bidyoga Par. And for today's video, Bidyoga Par! Yay! Dahil sabi ka namin kagabi, may part 2 itong pangmalakasan na in-upload ni Prof. Doc Shelo Magno sa kanyang TikTok account. Kala nyo, no? Si Tatay Diggs lang. Siyempre, meron ding pahayag. Hinggil naman sa speech ni PBBM, si Prof. Doc Shelo Magno. Para fair yan. Parehas na hihimayin, di ba, Bidyoga Par? Oo naman. So, ito, panoorin muna natin mga batang helmet. Naman po tayo dito kay Pangulong Bongbong Marcos, no? Itong launching down ng bagong Pilipinas. The Philippine Development Plan of 2023 to 2023. Binalangkas ito ng lahat ng mga departamento ng ating gobyerno. Nagtoka ng mga gawain, nagkasa sa bawat sektor, sa bawat sulok ng ating bansa upang sama-sama tayong bumangon muli. It enumerates the sectors to which funds should be channeled. What nurturing policies must be planted so that these can contribute to the overall growth that we desire. It lists the infrastructure which we are building better and more. It paints the ideal human development index that we are all working to achieve. Ang Philippine Development Plan, di yan ang isa sa mga batayang dokumento kung saan hinango ang bagong Pilipinas, our brand of governance. Ang layunin ng bagong Pilipinas ay maglatag ng mga mithiin na dapat natin makamtan para sa kinabukasan ng ating bayan. Tapos na ang patsipatsi na plano na iba-iba na ang nangyayari lang ay nagkakawatak-watak tayo. Government will neither ask the people for sacrifices it will not exact first upon itself, nor impose a burden that is heavier than what people can carry. Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. While power emanates from the people, change must begin with government. Ito ang aking mga mahigpit na tagubilin sa mga kawani ng gobyerno. Una, bawal ang tamad at makupag sa pamahalaan. Walang kwang ang mga mabagal at sagabal sa serbisyo publiko. Services must be fast. Projects must be completed on time. Deadlines must be met per schedule. Distress calls must be responded to without delay. In whatever government office, red tape must be replaced with a red carpet. At saka palitan na ninyo, yung sungit ninyo, palitan na ninyo ng ngiti. Complex requirements and the processing time must be reduced. Pangalawa, bawal ang mga hindi tapat at nangungulubat. Kapag pera ng bayan ang nawala dahil sa katiwalayan, ang mga taong paglalaanan sana ng pondong naglaho ay nananakawan. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Ang paghahanda, lalo na ang paggugol ng budget ng bayan, ay bukas sa publiko at hindi kinukublik. Walang pati nito ang kinukupit o sinusubik. Pangatlo, bawal ang mga pang-api at naghahari-harian. You are servants of the people, not their lords. Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang. So let me reiterate this. Feedback is essential to government. Without it, mistakes cannot be corrected. Bad behavior cannot be sanctioned. Best practices cannot be learned. And good deeds cannot be commended. Sa bagong Pilipinas, ang masama ay ireklamo. Ang mabuti ay irekomenda. Ngunit ang mga papuri at puna ay hindi dapat hintayin kumatok na lang sa ating mga opisina. Obligasyon natin na mas nasa gobyerno na hanapin ito. Well, parang marami din pong sinasabi itong Pangulong Bongbong Marcos sa speech na kahapon, no, dun sa paglunsan ng bagong Pilipinas. Pero kung hihimayin natin, meron ba talagang laman? Unang-una yung sinabi niyang Philippine Development Plan. Bawat administrasyon po, meron talagang Philippine Development Plan. At in fact, pinirmahan na niya yan last year, January 2023. So ang pinagtatakahan ko po, bakit binabanggit pa ngayon? Gumastos ba talaga ng napakalaki ang gobyerno para lang i-launch ang PDP na pinirmahan at inaprubahan na ng January 2023? I think dapat ngayon nagko-concentrate na tayo kung paano i-implement yung laman ng Philippine Development Plan. Pangalawa, nag-discuss din po siya ng mga ilang bagay na nadinig na natin sa mga ibang politiko dati. Katulad ng kayo ang boss ko, yung serving the people, servant of the people tayo. Yung mga usapin tungkol sa corruption, nadinig na natin yan. Walang corrupt, walang mahirap. Pero ang tanong ko lang, yung focus ng discussion niya ay petty corruption, no? Ito yung mga corruption na nararanasan natin araw-araw, katulad ng pagkotong kapag kami traffic violation, yung kailangan mong mag-bribe para umikli yung pipilahan mo. Ang tawag po dyan, petty corruption. Pero paano naman yung grand corruption? Ang grand corruption, ito yung high-level corruption na kung saan mga kaibigan, kabarkada, donor sa election ay nakikinabang, nagbe-benefit mula sa pagkaka-elect niya bilang presidente. At medyo
nung mga nakakaraang taon, kung i-evaluate natin, nung nagkaroon ng issue sa presyo ng bigas, sino ba ang nakinabang dyan? Kung hindi yung mga, well, may mga smugglers, meron din yung mga nag-i-import ng bigas na hindi nga binebenta yung kanilang bigas sa regular na market, binebenta naman sa black market ng mas mataas pang presyo kaysa dun sa kung ano yung presyo sa merkado. So malamang kumita sila ng kumita dyan. Ano? At sino ba itong mga importer ng bigas na to? Ganon din po yung sitwasyon nung nagkaroon ng issue sa asukal. Alam po natin na yung domestic market natin ay hindi sapat para tugunan ang demand sa asukal ng ating mga industriya, ng ating mga mamamayan. Pero pinigilan, nag-issue lamang ng mga ilang rights para makapag-import ng asukal. So ano yung naging resulta? Taas ng presyo ng asukal. Kakulangan ng supply sa asukal. So sino na naman ang nakinabang? Siyempre yung importers ng asukal. Sino-sino ba yan? Kaya yung general reaction ko sa mga nangyari kahapon, sa pakikinig, sa mga speeches nila, minsan gustong-gusto natin yung mga sinasabi ng mga politiko, pero sa gawa, parang kabaligtaran, no? Kabaligtaran yung nangyayari. Kaya napakahalaga talaga sa atin yung makinig, mag-aral, at magkaroon ng sarili nating set na prinsipyo. At ito ay yung magiging gabay natin kung mag-a-agree ba tayo o hindi sa politiko. Hindi yung dahil idol natin siya at gusto natin siya, lahat ng sasabihin niya ay tama na. So, in the end, gumastos ang taong bayan para i-launch ng bagong Pilipinas na parang wala namang bagong laman. At doon naman po sa Davao, talagang mukhang nagkaroon na ng disunity sa unity team. Pero yun nga din, nalungkot ako dahil napatunayan na talagang hindi naging patas ang implementasyon ng drug war sa Pilipinas. So ayan na nga, napanood na natin, no, Bijugapur? Pero parang mas ano ako, yung kay Tatay Diggs, no? Parang talagang iba yung saya nung ano eh, kay Tatay Diggs eh. Pero ito na nga, ito naman yung statement ni PBBM. Alam nyo, mga kabata helmet, ito nga, isa dun sa mga pinuna or puna ni Prof. Doc Shelo Magno eh yung regarding sa Philippine Development Plan or PDP! Philippine Development Plan! Yeah. Kasi, noon pa pala yan, Bijugapur, napirmahan, nailunsad. So, ang tanong dyan ni Prof. Doc Shelo Magno, kailangan ba talaga maglaan ng ganito kalaking pera para sa programa, para ilo-launch ulit itong PDP o yung Philippine Development Plan? Dapat daw sa mga oras na to, eh umaandar na yan, Bijugapur. Pinag-uusapan na lang diba? Kung ano yung nagawa nun. Kaya nga. So, ano ba ito? Di ba, Bijugapur? Oo. Aba, nagpa-grand launching pa. Oo. Ito pa, Bijugapur. Sabi nga din ni Prof. Doc Shelo Magno, itong mga sinabi ni PBBM, eh parang narinig na natin dati pa. Oo. Na inulit lang ulit. Eh, yun pala yung bagong Pilipinas, Bijugapur. Na inulit lang. Oo, ulitin lang pala. Ulit lang. Yung mga nagawa na at nagagawa. Nagkalimutan. Oo, ay parang nire-remind tayo. Sabi nga, diba, always reminds me of you, o diba? Pero grabe, no, Bijugapur. Ito yung pinaka naka-ano sa akin, Bijugapur, nakapukaw. O bago yan, ha? Bijugapur, may sasagutin muna ako. Sige. May nabasa ako. Ha? May nabasa ako sa comment section. Ang gulo-gulo ko daw mag-vlog. O di sige po, kayo na po ang magaling. Go na yung channel nyo. Parang kayo naman napapanood namin. Wala lang. Wow, troll spotted. Minsan masatag ang pumatol kahit alam ko naman na mga trolls kayo. Minsan talagang asarap yung tirisin. Ha? Ito, siyempre, kailangan niyang kumita, te. Oo nga, kasi 31 na naghahabol. Ang dami niyo naghahabol, ha? Oo. Kitang-kita kayo sa comment section. Ito na, Bijugapur. Yung sinabi ni Prof. Doc Shelo Magno, yung petty corruption. Wow. Yun yung mga binigyang ano eh, puna din ni PBBM. Diba nung sinabi niya yung mga nangungotong, yung mga tolongges, diba? Eh, yung mga pumapara sa atin sa daan, kahit wala naman tayong violation, di ba naranasan natin yan, Bijugapur, na nakasakay tayo ng tricycle? Ay, naku, mga batang helmet, hindi ko talaga pinalampas yun. Beating the red light daw kami, eh, hindi, wala pa naman, Bijugapur, green na green. Tapos, gusto niya makipag-usap sa chowki, aba? Yun yung mga tinatawag na petty corruption. Oo. Pero, sabi ka ni Prof. Doc Shelo Magno, nasa na yung grand?
grand winner. Yung grand corruption. Ito yung ano mga... Ano yung grand corruption? Jopper, ito yung mga pangmalakasan na corruption sa pamilya, sa kakilala, sa kaibigan. Yung pangmalakihan talaga. Mm-mm. So, pwedeng pumasok pala dyan yung mga confetti. Confetti yun. Diba? Yung mga pangmalawa ka na yan, mga kabatang helmet. Tapos ito pa, Bijo Gapur. TCSO ba kam? Ha? TCSO? Lahat tayo, millionaire! Nabalitaan pa ako, nabasa ko, Bijo Gapur. Mm-hmm. Yung mga top donors during the campaign ni PBBM. Mm-hmm. Number one, si Antonio Lagdameo or Anton Lagdameo na may posisyon din pala, special assistant to the president pala. Maligyan. Yes, yun pala, may posisyon. Tapos, siya yata yung asawa ni Miss Don Solueta. Pero siya yung top 1 na donor. Ito yung top 2, mga kabatang helmet. Sino? Magugulat kayo. Ito yung binate ni First Lady Lisa Marcos. Tayo na maging millionaryo! Yes! Diba? Number 2, top donor pala si Mel. Mel Robles ng PCSO. Millionaryo. Ang pasalamat na, no? PCSO na, na malaki ang naitulong. Oo, sa kanya. Sa kanyang pamilya, diba? Sinabi ni First Lady yan. Binate niya. So, ayan mga kabatang helmet, talaga yung pinuntos or mga puntos ni Prof. Doc Shelo Magno, Bicho Gapur, sa bawat speech nitong si Tatay Diggs at ni PBBM, eh kasi kailangan naman talaga nating himayin, mga kabatang helmet. Hindi yung basta na lang pinakinggan natin. Alam nyo, ito lilinawin ko, Bicho Gapur, kasi ang daming nagko-comment doon sa baba, sa previous video natin, na hindi naman daw inendorso. Pero, mga kabatang helmet, sabi nga ni Prof. Doc Shelo Magno, yung anak nga niya, di ba, Bicho Gapur, nag-tandem nga, nag-unit team. O, di ba? Ay, naku, mga kabatang helmet. Alam mo na pala. Di ba? Alam na nga. Pag-partner ka pa. Pero marami nga nagko-comment na sinuway daw at hindi daw in good terms yung mag-ama. Talaga ba, mga kabatang helmet? So, ayan, kayo na bahala, ha? Kayo na bahala lang. Comment dyan sa baba kung ano naman yung masasabi mo regarding nga dito sa speech ni PBBM. Pero, mas, ano, mabulaklak para sa akin yung speech ni Tatay Digong. Talaga may mga impact, may mga binitawan ni Tatay Digong. Ito si... Kamangha-mangha, eh. Oo, itong speech ni PBBM, yung parang mga tipong may rally during the kampanya. Oh, parang dati mo na narinig. Oo, narinig ko na siya, tapos inulit lang. So, ayan mga kabata, helmet ha. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi nga sa bahay, nag-helmet din ang bukid. Keeps getting better every day. God bless everyone! Ako, videographer, ha? Boy, respect my boundaries, ha? As bakit? I respect yours. Ha? Walang bastusan. Walang bastusan? Oo. Eh, Bicho Gapur. Eh, ikaw yun naman yung bastos eh. Kailan kita binastos? Respect my boundaries too. Di kita binastos. Ha? Don't ikaw dare. Ikaw ang bastos. Magpa-drug test ka na. Huh?